iniligtas ni Abraham si Lot. Ikalabing apat na kabanata. Nang panahong iyon, sina Haring Amraphel ng Shinar, Haring Ariok ng Elasar, Haring Kedor Laomer ng Elam, at Haring Tidal ng Goyim ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Birsha ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeber ng Zeboim, at sa hari ng Bela na tinatawag din na Zoar. Nagtipon ang limang haring ito kasama ang kanilang mga sundalo roon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na Dagat na Patay. Ang mga haring ito ay sinakop ni Kedor Laomer sa loob ng 12 taon, pero nang 13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya. At nang 14 na taon, tinalo ni Kedor Laomer at ng mga kakampinyang hari ang mga Refaimeo sa Ashteroth Karnaim, ang mga Zusita sa Ham, ang mga Emita sa kapatagan ng Kiryataim, at ang mga Hurita sa bundok ng Seir hanggang sa El Paran na malapit sa disyerto. Mula roon, bumalik sila at nakarating sa En Mishpat na tinatawag ngayong Kadesh, at sinakop nila ang lahat ng lupain ng mga Amalekita at mga Amoreo na nakatira sa Hazazon Tamar. Ngayon, tinipon ng mga hari ng Sodom, Gomora, Adma, Zeboim at Bela ang mga sundalo nila sa lambak ng Sidim, at nakipaglaban sila kina Haring Kedor Laomer ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Amraphel ng Shinar, at Haring Ariok ng Elasar, limang hari laban sa apat na hari. Ngayon, ang lambak ng Sidim ay may maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto. At nang tumakas ang hari ng Sodom at ng Gomora kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga balon, pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din nila si Lot na pamangkin ni Abram, at kinuha ang mga ari-arian nito dahil doon siya nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila. Ngayon, may isang nakatakas at nagbalita kay Abram na Hebreo tungkol sa nangyari. Si Abram ay nakatira malapit sa malalaking puno ni Mamre na Amoreo. Si Mamre at ang mga kapatid niyang sina Eshkol at Aner ang mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abram na binihag ang kamag-anak nila, tinipon niya agad ang 318 niyang tauhan na talagang maaasahan, at hinabol nila ang apat na hari hanggang sa Dan. Kinagabihan, hinati ni Abram ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Hoba sa hilaga ng Damascus. Binawi nila ang lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi rin nila si Lot at ang mga ari-arian nito, pati ang mga babae at ang iba pang mga tao. Binasbasan ni Melchizedek si Abram. Nang umuwi na si Abram, matapos nilang talunin si Kedor Laomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Save, na tinatawag din na lambak ng hari. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abram at sinabing, "Naway pagpalain ka, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo." Pagkatapos, ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Ngayon, sinabi ng hari ng Sodom kay Abram, "Sa iyo na lang ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo. Pero isaulin mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko." Pero sinabi ni Abram sa hari ng Sodom, "Isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo, na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo, kahit sinulid o kaya'y tali ng sandalyas, para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko."
Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga tauhan at pabayaan mo lang sina Aner, Eshkol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan.